Abay, di-off ko pala ngayon at naglalakad ako dito sa seaside. Nakita ko ito sa bagong napalakad-lakad. Yun pala, nag-walking sila ng daddy at mami niya. Ito na nga, malayo na ang nararating niya. May bigat pala yan na 14 kilos. Pero pag lumalaki talaga sila, umaabot daw po sila ng mga 45 kilos. Bibi pa, puro siya nasa 14 pa kasi bibi pa daw yan. Pero lumalaki ng lumalaki pa daw yan. Kaya naglalakad siya papunta sa daddy niya kasi nauna niya yung daddy niya at sumusunod naman yung mami niya. Minsan nga pala nagsusuot yan siya ng sapatos. Pero ngayon nakalimutan yata nila at namamadali daw sila kasi hap na at papaulan pa. Kaya mabilis nang lumakad si Pagong patungo sa daddy niya kasi nag-aantay na doon ang pagkain niya. Sandali nga lang ganyan lang siya maglakad pero para sa kanila matuli na daw yan. Minsan nga mabagal daw yan at pahinto-hinto pa. Gawa ng nabibigatan siguro sa katawan niya. Andito na nga kami malapit sa daddy niya. Kasi nakikita niya na, nilalabas na ng daddy niya ang pagkain niya. Yung pagkain niya pala ay pichay bagyo. Baon-baon nila at nakatruli pa yan. Bagong-bago pa ang truli niyan at malaki, malaking-malaki tulak-tulak ng mawit daddy niya. Dito na kami banda sa daddy niya at kakain na siya. Tingnan niyo kung paano siya kumain. Napakalambing na Pagong na iyan. Alam na alam niya yung daan papunta dun sa daddy niya. Ayan, susubuan na ng daddy niya at nagugutom na daw siya. Ang bilis kumain ni Pagong. Ayong ipin niya nga pala parang lagari yan. At saka parang may isang matulis na sa unahan. Parang hindi niya na nginunguya yung mga pagkain. Ang bilis niyang lunukin. Parang lunok na lang diretso, wala na nguya-nguya. At hindi nga pala akong napalagay, nakita ko yung paa niya, akala ko matigas. Kaya hinawakan ko talaga yung paa niya. Yun pala malambot siya. Kaya siguro minimidyasan at saka sinasapatusan minsan para hindi masaktan. Ang bait ni Pag-